Hi there everyone! Well, it's me again, Teacher Kevin PH. Nagbabalik na naman tayo para sa isang panibagong video. Ngayon naman mga kaibigan, magbibigay ako ng ilang mga tips para sa inyo, no? Para magtagal o para hindi madaling masira ang inyong laptop. Opo, ang inyong mga laptop. Problema natin yan minsan mga kaibigan eh. Kapag kabago, paano ko kaya aalagaan ito? Ano kayo yung mga dapat kong tandaan, dapat kong gawin para hindi ito madaling masira? Pag-uusapan natin yan sa video ito. Pero syempre, if this is your first time to visit my channel, mga kaibigan, road to 5,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at lahat ng mga sumusuporta. Ang laking tulong po ng YouTube sa akin ngayon na wala pang trabaho. Okay? So, subscribe. Number one tip na kailangan nyong malaman, mga kaibigan, always consider safe place. Ibig sabihin, ito yung pinakaligtas na lugar kung saan mo ilalagay yung laptop mo. Hindi po pwedeng kung saan-saan mo na lang nilalagay yung laptop mo. Hindi pwede sa maduming area, hindi pwede sa super alikabok na area, hindi pwede sa nababasang area. Ang una kasing aapektuhan kapag ka ganito mga kaibigan, kung saan-saan natin nilalagay yung ating laptop is yung hardware. If we say hardware, ito yung mga piyesa sa loob ng ating computer. And believe me, hindi nyo gugustuhin kung hardware ang masira sa inyong laptop. And even worst, kung ang masira ay ang motherboard. Karaniwang nagiging cause ng pagkasira ng motherboard ay alikabok, either grounded dahil sa tubig, or whatsoever, dumi. So dapat ilagay lang nyo ito sa cool, dry place. Opo mga kaibigan, cool, dry place. Susunod naman mga kaibigan, always think of right temperature. Huwag na huwag mong gagamitin ang iyong laptop sa isang area na kung saan sobrang init. Siyempre, lahat naman ng makina nag-o-overheat kapag ka super init na talaga mga kaibigan. And merong mga laptop ngayon, no, na walang cooling fan, sariling cooling fan. O maski may cooling fan yan, I do not advise mga kaibigan na gamitin ninyo ang inyong laptop ng pangmatagalan o pangbakbakan sa isang kwarto o sa isang area na super init. No, mas magandang mag-outdoor na lang kayo. Sa labas o sa kung meron kayong aircon, even better. Kung meron kayong electric fan, pero yun nga lang, dapat nakatutok sa electric fan ang iyong device. Char, meron naman tayong kuan mga kaibigan na bibiling mga pad na kung saan merong fan doon sa may ilalim, ilagay lang natin yon. Pero kahit na merong ganito mga fan, mga kaibigan, cooling fan na tinatawag nila, is hindi pa rin siya advisable na gamitin sa isang area na super init. Mainit na nga yung environment, mainit na nga yung atmosphere, tapos maggagamitin mo pa yung laptop mo ng pangmatagalan, syempre iinit din yan mga kaibigan. Kaya nope. Ngayon, proceed naman tayo sa software mga kaibigan. At least nalaman na natin yung mga dapat natin gawin para maiwasan ang pagkasira ng hardware, no? Software naman. Una sa lahat, ugaliin ninyong mag-shutdown sa tamang paraan. Paano ba tamang pag-shutdown? Pupunta ka sa may Windows icon, then shutdown. Diba? O pwede rin, nandun yung mga makikita natin mga iba't ibang mga options, restart, sleep, shutdown. Yun po ang proper na pag-shutdown. O kung tinatamad kayong pumunta doon, Alt F4, then piliin nyo yung shutdown. Diba? Ang problema kasi ng iba sa atin minsan, ginagawa natin yung force shutdown. Hindi masamang gamitin ang force shutdown mga kaibigan, pero ang force shutdown po ay gagamitin mo lamang kung sakali man na naglag na o naghang na ang iyong computer o para ma-reset din ang BIOS nito kung long press ang gagawin natin. Pero kung gagamitin mo ang power button to shutdown mo yung iyong computer, hindi po yun ang proper way ng pag-shutdown ng isang computer. Siyempre kung may activity, tapos halimbawa hindi natapos, o diba? For example, naka-open pa yung ibang mga softwares, tapos sinutdown mo na ganon, pinindit mo na lang yung power button, syempre mamamatay agad yung hard drive. Yun ang maaapektuhan mga kaibigan. Maaapektuhan yung mga files mo, yung operating system, at yung mga naka-install na softwares.
Kaya gamitin ang tamang pag-shutdown. Susunod mga kaibigan, huwag kung ano-anong site ang ino-open ninyo. Sa mga virus, ang nakakatakot sa lahat is yung virus na kung saan isi-shortcut niya yung mga files ninyo. What I mean is, buburain niya lahat yung mga files ninyo. Yun ang nakakatakot na virus. And ang makukuha natin yung mga yan sa pagkukonnect natin sa internet o kung ano-ano mang site ang ino-open natin. Kaya huwag kung ano-anong site ang ino-open ninyo para magtagal ang inyong computer. So yun lang, after all, kay branded man o hindi ang inyong laptop, depende pa rin yan sa nangangalaga mga kaibigan. Depende pa rin kung paano siya itrato ng kanyang owner. Yun lang para sa video ito, naway magtagal ang inyong computer and see you next time.